Welcome back mga ka-PH and S. NBL Commissioner na istulungan si Kai Soto na makapaglaro sa NBA. Habang may komento naman si Coach Rico Turuman kaugnay ni Kai Soto, Terde Rabena at Kobe Paras. Nakakuha ng dagdag suporta si Kai Soto para maabot niya ang kanyang pangarap na makapaglaro sa NBA. Ayon kay NBL Commissioner Jeremy Loyliger, malaking tulong raw ang desisyon ni Kai Soto na maglaro muna sa NBL kahit sa isang season. Ang NBL daw ay isang tulay para tulungan si Kai Soto na mag-improve pa ng husto para sa panahong magdesisyon na ito ng NBA ay handa na itong harapin ang pinakamataniyag na liga sa buong mundo, kung saan ang nasabing liga ay magkasama niya at makakalaban ang mga bigating NBA star. Hindi lamang ito makakatulong sa pansariling interes ni Kai Soto, kundi pati na rin sa ugnayan ng dalawang bansa, ang Pilipinas at Australia. Sina LaMelo Ball ng Charlotte Hornets at RJ Hampton ng Orlando Magic ay naglaro rin ng isang season sa NBL. Susubukan ng 19 years old na si Kai Soto ang basketball sa Adelaide 36ers sa National Basketball League sa Australia sa pamamagitan ng multi-year deal contract sa 36ers. Ang 36ers ay naging tulay rin sa pangarap ng kanilang first-year player na si Josh Giddey na nagdeklarang makakasama sa listahan ng mga high prospect players para sa NBA 2021 NBA Draft. Samantala, good move naman daw ayon kay Indonesian coach Rico Turuman ang nakatakdang paglalaro ng 7'3 center na si Kai Soto sa Adelaide 36ers. Ayon kay former Smart Gilas coach Rico Turuman, ang desisyon ni Kai Soto na maglaro sa 36ers ay masasabing sa ngayon daw ay nababagay kay Kai Soto. Tingin ng Serbian coach, mas mahahasa pa si Kai Soto sa NBL para sa isang big man o sentrong kagaya niya para paghandaan ang hangarin nitong maglaro sa NBA. Not a good decision daw ni Kai Soto ang pagsali nito sa NBA G League. Matatandaang hindi natuloy ang paglalaro ni Kai Soto sa Team Ignite sa regular season ng G League. Pero ayon kay Turuman, hindi yon ang ligang nababagay kay Kai Soto. Hindi raw nababagay kay Kai Soto ang G League dahil sa ngayon daw at sa type of players ni Kai Soto sa kanyang tangkad na 7'3", hindi ito angkop sa kanya ang liga at hindi pa nito kayang makikipagsabayan sa mga athletic type of player. Nakikita kasi ni Coach Rico Turuman ang G League ay dinominante lamang ng mga guards na players o mga players na panay hawak na mula ni hindi raw makakahawak ang mga sentro o matatangkad na mga players. Kanya-kanyang diskarte raw ang players ng G League para mapansin ang kanyang kakayahan at nais lang ma-impress ang organisasyon para makakuha ng kontrata sa NBA. Taliwas naman ito sa style of play ng mga players ng NBL, kung saan napapansin ang mga big man at naging patas lang ang laro kahit saan mang posisyon ang isang player. Isa sa ipinagmalaki ng NBL ang kanilang Aussie players na sina Andrew Bogut, David Anderson at iba pa. Isa sa makakatulong ni Kai Soto ang NBL para mapahusay pa, mabuild pa ang kanyang kumpiyansa laban sa mga malalaki at matatangkad na mga players. Si Coach Turuman ay dati ng coach sa pro teams ng Europa, China at maging dito sa Pilipinas nang ito'y naging coach ng Petron at Barakobol ng PBA. Si Terde Rabena rin ay nakakuha ng suporta mula kay Coach Rico Turuman. Nagdesisyon itong si Terde na mananatili sa Japan para ipagpatuloy ang kanyang paglalaro sa Sanen Neo Phoenix matapos itong pumirma ng multi-contract extension sa nasabing team sa loob ng 2 taon. Ang debut season ni Terde ay masasabi nating hindi naging maganda dahil siya ay tinamaan ng COVID-19
kaya may ilang games na hindi ito napasama sa teams at naka-quarantine at muling nakabalik, pero matapos lamang ng ilang games ay nagtamo na naman ito ng injury. At doon nga sa last game ng kanyang team ay hindi na ito nakapaglaro. Ang nagustuhan ni Coach Rocco Turuman kay Terdy Rabina ay ang kanyang pagka-athletic type of player sa loob ng court. Sa 18 games niya sa B-League, si Terdy ay nag-average ito ng 9.1 points, 3.6 rebounds at 1.6 na assists. Kung sina Kai Soto at Terdy Rabina ay nakakuha ng thumbs up galing kay Coach Rocco Turuman, ay hindi naman maganda daw ang desisyon ni Kobe Paras sa kanyang pagbabalik sa Amerika. Dalawa lang daw ang options nito sa Amerika para mapansin ang kanyang potensyal sa NBA at sa NBA G League. Gusto ni Coach Rocco Turuman na kailangan daw mabigyan ang isang player ng playing time at kailangan all season daw ang paglalaroan ng isang player, dahil sa basketball, kung wala kang playing time ay hindi mag-improve ang isang player.